video. Hello mga mamsi sa Japan, good morning! Ito nga pala, nung araw na nagbakasyon kami, kaso Wednesday na ito, kasi naman nung Monday at saka Tuesday, ulan ng ulan. Kaya naman, nakatambay lang kami sa bahay. Naandito nga pala kami sa Inoshima, kung saan dito kami nag-New Year before. Kung napanood niyo yung video ko dati, sa mga hindi nakakakilala, ito nga pala yung mga kapatid ko. Tatlo lang kami ngayon kasi yung iba ang lalayo na. Pero kahit kaming tatlo lang, napakagulo pa rin namin. Ito nga palang nakapalda. Bunso naming kapatid yan, si Takara. Talaga naman, ang porma, akala mo'y pupunta ng mall. At etong isa naman, pangalawa sa akin, si Seiko. O sige, umaura-aura ka pa dyan. O, eto namang isa, si Sunshine daw siya. O, diba, bongga, nakasalamin. Dahil nga maganda ang weather ngayon, pupunta kami dito sa dagat. Medyo malamig pa rin yung hangin, pero tama lang kasi yung init, parang Baguio ba. At nandito na nga kami, grabe, napakaraming nagsusurf ngayon. Alam nyo ba, dati, gusto kong matutong magsurf. Parang ang cool kasi, pagkatapos gusto ko pa yung dagat. Kaya naman, doon ko nakita ang future husband ko na si Daddy, Char. Kaya naman, kapag nakikita ko yung dagat dati, napakalaking memory sa akin yan. Kasi nga, LDR kami ni Daddy noon. Nako, ang haba na ng story ko. Balik na ulit tayo dito sa video ko. At eto nga, nagtayo nga kami ng tent dito. Medyo malakas pa nga yung hangin eh. Pero carry naman. Kaya nga pala kami naandito kasi nagpromise kami kay ate na pupunta kami dito sa bakasyon niya. At etong pinsan nila, gusto niya makita kasi si ate at saka si Bunso at makalaro muli. At etong bunsong kapatid ko naman, talaga naman alam naman niya pupunta ng dagat. O diba, nakapalda. O sige, pa. Talaga naman feel na feel. Baka daw kasi makita niya dito yung ka-future niya. Itong mga kapatid ko talaga, o oh, diba, mga adik sa picture. Basta picture, sige lang. Ito, eto nga, habang binabantayan namin ng mga bata, tamang kwentuhan lang kami, tawanan. At sobrang nakaka-relax lang talaga kasi malayo kayo sa city. Eto lang talaga yung gusto ko pag nagbabakasyon, yung walang masyadong pinupuntahan na hindi nakakapagod ba. At syempre, malayo din sa gastos. Although 4 hours ang biyahe papunta dito, pero sulit naman. At nung nagsawa na nga ang mga chikitings, inaya na namin sila. At dahil may pupuntahan pa kami. At nandito na nga kami. Balak sana kaming pumunta sa Inoshiyama Aquarium. Kaso nung nakita namin yung linya, napakadaming tao pala. Naalala nga pala namin, bakasyon nga pala ng mga bata ngayon. Kaya naman, umuwi na lang kami at dito na lang kami nag-lunch sa bahay. At inuna namin muna pakainin ang mga bata dahil gutom na daw sila. At kami mga matatanda naman, kanya-kanya na kaming luto dito. Ako naman nagkanin, at yung iba naman nagmakaroni, at yung iba naman nagsubo na. Sa gutom talaga. O siya, hanggang dito na lang. Salamat sa pagsama! Sabi nga, hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Kung palagi kang kabado, ang pinto ay laging sarado. Tandaan mo, life is too short. Mabilis lang ang oras, walang reply at wala ding rewind. Hindi ka makakarami ng sungkit na mga prutas kung nasa isang sanga ka lang. At minsan, nagtsatsaga tayo sa mga prutas na nalalaglag lang sa harapan natin. Pero kung titingala ka at itataas mo ang kamay mo, standard mo, saka mo makikita na kay dami palang nakaabang at mas maganda para sa'yo. That's why, mahalagang alam mo ang pagkakaiba ng salitang gusto mo sa deserve mo. Ay, hindi pa ako ready. Ay, naku po. In this life, you cannot be never truly
ready. Minsan ay kailangan mo lang panghawakan ang tinatawag na intuition. Minsan malilito ka sa isipan mo at minsan naman maguguluhan ka sa puso mo. Pero ang guts ay madalas ay laging tunayan. Huwag ka lang didepende sa opinion ng iba kasi kahit gaano kagaling pa yan mag-advise, magkaiba pa rin kayo ng nilalakaran. Tandaan mo ito ha. Ang pinaka-biggest risk na pwede mangyari sa'yo is the regret is not to resisting at all. Hayaan mo nang masugatan ka kesa umidad at maubos ang oras at bawat desisyon ay umatras na. Kung ano pa ang kinakatakutan mo, yan pa ang magbabago ng buhay mo at aspeto ng buhay mo. Yun lang po, salamat!